sa mga small YouTubers. Ako ba tinatawag mo? Oo, ikaw nga. Bakit ka ba tinawag na small? Naliliitan ka yata sa akin eh. Bakit kaya walang big, no? Yung mga malalaki. Hoy! Huwag mo akong aasarin, ha? Small dahil konti ang viewers mo. Small dahil konti rin ang subscribers mo. At ang sama pa, kapag ipinromote mo yung video mo at hinanap ng mga kaibigan mo ang channel mo, hindi nila makita. Anak ng tinapambuhay to. Wow. Sa totoo lang, ang YouTube settings mo ang isa sa mga daan para dumami ang viewers mo. At yan ang ituturo ko sa'yo. Go! Magandang araw! Salamat sa pagdalaw, mga Kapinas. Today is tutorial day. So on how to get views fast. Bago ang lahat, Kapinas, Janet Tumali po muli. Hindi eksperto, hindi rin po komplikado. Simple lang po ang gusto. Matuto kayo sa lahat ng mga videong ina-upload ko. Kung interesado ka, feel free to visit my YouTube channel. And please don't forget to click the subscribe button and the bell para ma-notify ka ng mga bagong video na i-upload natin. Actually, itong video na ito ay isa lang sa mga dapat na ginagawa ng mga bagong YouTuber. Ano ba talaga ang ginagawa nyo? Yung ayusin yung settings bago mag-upload ng mga video. Actually, kung ako nag-uumpisa nung nag-YouTube ako, nalaman ko na to, baka mas malaki ang viewers at mas malaki ang channel ko ngayon. Pero dahil ayun ko lang yan nalaman, ibabahagi ko po sa inyo papano. Mag-desktop site ka, Kapinas, kung cellphone ang gamit mo. Ganito ang itsura niya. Click mo yung icon sa upper right corner para sa iyong channel. Ang ganda, di ba? Yeah! Then, click again sa upper right corner icon para makapunta ka naman sa iyong YouTube studio. Kung saan naman ay dadalhin ka niya sa dashboard ng channel mo, kung saan sa babang bahagi ay pipindutin mo naman yung settings. At dadalhin ka naman niya dito sa, syempre sa settings ng channel mo. So click the word channel at makikita mo rito yung pangunahing impormasyon or basic info. Syempre dito yung pangalan ng channel mo at yung bansa. And of course, yung keywords na importanteng meron kayo. Sa Tagalog, ang keywords ay susing salita. Yan. Susing salita para mahanap ng mga viewers ang channel mo. Halimbawa ay ang pangalan mismo ng channel mo. Mga salitang madali kang ma-identify or mahanap kapag hinanap nila sa YouTube ang channel mo. Next naman tayo, pindutin yung advanced settings sa taas at ito ang pangalawang settings na dapat nyong intindihin. No, yung pagpili ng audience. Dito, may tatlo kayong pagpipilian. Ang una ay kung pangbata yung mga video ginagawa mo at hindi ka gagawa ng hindi pangbata, pindutin mo lang to at may mga sasagutan ka bang tanong dahil ito ay pagsunod sa batas. At ang pangalawa naman ay ito ay hindi para sa bata. So ibig sabihin, hindi para sa bata yung mga gagawin mong mga video. At yung pangatlo ay gusto mong i-review ang bawat isang ina-upload mong video. So ibig sabihin, pag in-upload mo siya, yung YouTube ay i-review yan kung yan ay pambata or hindi pambata. So I choose yung pangatlo para every time ay nare-review yung video nyo. Next naman ay yung upload defaults ninyo na kung saan dito yung description o paglalarawan ng inyong YouTube channel ang ilalagay nyo rito. Dito mo may pakikilala ang YouTube channel mo. Bakit kailangan silang mag-subscribe? Bakit kailangan silang mag-views? Bakit kailangan niyang i-like? Bakit kailangan niyang i-share? At plus announcement
ng mga activity mo sa YouTube channel mo at saan ka pwedeng makontak. Iyan ang mahalaga. Next tayo sa upload defaults pa rin. Advanced setting ay ang lisensya. Lisensya ng iyong YouTube channel. Meron kang dalawang pagpipilian. Karaniwang license sa YouTube or Creative Commons Attribution. So, ang pagkakaiba lang naman yan, yung karaniwang lisensya ay hindi pwedeng i-upload ng iba yung iyong mga video. So, sa common, sa Creative Commons Attributions na videos, or binibigyan mo sila ng karapatan na i-upload ang iyong mga video. So, I choose syempre yung license na karaniwan na hindi nila pwedeng i-upload ang kahit na anong video mo. Next naman ay ang comment. So, isa lang ang pwedeng sabihin dyan. Maraming pagpipilian, pero payagan mo ang lahat ng komento dahil dyan ka lang makikipag-communicate sa mga viewers mo. Okay? So, balik tayo sa YouTube Studio at tingnan naman natin yung ating customization. Dito naman, pinakikita mo kung paano mo binibihisan ang iyong YouTube channel mismo. Dahil dito, ayusin mo yung layout at saka yung branding. Dito sa layout, dalawang video. Video para sa mga hindi nagsasubscribe at video sa mga nagbabalik na subscriber. Sa unang trailer na para sa hindi nagsasubscribe, ang video na ito ay parang video ng paglalarawan mo sa iyong YouTube channel. Paano mo sila maihikayat na manatili sa'yo bilang subscriber. Usually ay mga video intro ang inilalagay dito ng mga ibang YouTuber. Dito naman para sa mga nagbabalik na mga YouTuber, dapat ang video dito ay mga laging bago. Ano ba yung bagong matututunan? Kasi mahirap naman ang video mo ay paulit-ulit lang. So ito, kung maaari, every time na may video ka, dito mo siya ilalagay para alam na mga subscriber mo na may mga bago sa YouTube channel mo. Dito naman ay mga simpleng playlist. Kung gusto mo lang namang pagiwahiwalayan yung mga video according sa mga topics, ay pwede mo siyang gawin dito. Yan. So, punta naman tayo sa branding. Ito yung kung saan ang unang makikita nung mga magbubukas ng YouTube channel mo. Siyempre yung icon, yung cover art at saka yung watermark sa ibaba. So, meron tayong hiwalay na video para sa paggawa ng channel cover art. So, hintayin nyo yon. Pero ito yung sinasabi natin na once na nagkaroon ng interest yung mga manonood sa channel mo, bubuksan at bubuksan nila itong iyong site mo. At pag nakita nilang hindi maganda, kasi yan yung una nilang dapat na makitang maganda yung site. Tingnan pa lang, parang magazine, di ba? Bibili ka, kailangan maganda yung cover. So ito yung parang cover ng iyong YouTube channel. Kaya dapat yung cover art mo ay nagpre-represent ng kung ano yung YouTube channel mo. Tapos itong watermark na meron tayo ay ilalagay mo ito sa video mo, sa whole video mo sa may right side sa ibaba. Kasi pag pinindot yun ng nanonood, makapag-subscribe na sa inyo, shortcut. And the rest is the basic information and contacts. Where to follow you on your other social media accounts. Yan yun. And sa pagtatapos po, meron tayong 3 T's of settings. Yan ang tags, thumbnails, and titles. Or titles, thumbnails, and tags. Ma'am, galing mo pala dyan ha. Hindi ko alam. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please give me a thumbs up and please comment down below kung kayo po ay natuto sa simpleng paraan ng pagkakaturo ko.